Ano? Nagtatanong, suot mo daw ba yung singsing? Ha? Suot mo daw yung singsing? Suot ko. Steer po. Ang ganda mo. Ikaw mo. Ayun na. Ayun na. JP, ano ba yan? Good. Ano ba yan? And Friday. Also, ano? Welcome back, mga kaldab. Well, throwback na naman po yan, mga kaldab. Marami naman pong magre-react. At least dito sa video na to, maaga na pinakita na po ni Menga yung singsing. Bakit lagi niyang pinapakita yung singsing na kung saan, mga kaaldab, bigay sa kanya ni Richard Folkerson Jr.? Common sense na lang po ha, sa mga hindi nakakaget. So nakakaunawa nga po ng sinasabi ko. Pero syempre, may kanya-kanya tayong pananaw at opinion, mga kaaldab. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po maging updated po kayo pagdating po sa social media. Di po ba na huwag po kayo basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba. Marami pong lapses ngayon naglalabasan, pero may kanya-kanya tayong opinion at pananaw, mga kaaldab. Well, punta na po tayo sa mainit-init at nagbabagang issue. Marami pa rin pong hindi naniniwala na magagawa nga pong mag-resign ni Main Mendoza sa 8 Bulaga. Hindi naman ligid sa inyong kaalaman na katatapos lang nga po ng naging interview ni Main Folkerson kay Ogie Diaz, at sinasabi niya po roon na never niyang iiwan ang 8 Bulaga. Pero parang nagkaroon ata ng hindi maganda. Dahil kung titignan mo, mahaba pa nga po yung buhok ni Mengay doon. At kung dito naman po sa pinaka-latest, eh maigsi na po yung buhok. Siguro, mga kaaldab, nang malaman ito ng 8 Bulaga, nang malaman ito ng GMA, eh nagkaroon na po siguro ng hindi maganda. Di po ba? Nakakalungkot po kasi, mga kaaldab, lalo na po sa panig ng 8 Bulaga. Meron din po YouTube channel ang 8 Bulaga. Di po ba? Meron din po itong, kumbaga nagkakaroon din po ito ng mga vlog-vlog, di po ba? Pero bakit hindi nga po raw doon ni-reveal ni Main Mendoza? Bakit kailangan pa niya magpa-interview kay Ogie Diaz? Doon pa lang magkakaroon na ng ano eh, magkakaroon na ng tampuhan, di po ba? Yung tipong magagalit na sila yung management na bakit ganyan, bakit doon ka pa nagpa-interview, di po ba? Maraming lapses, mga kaaldab. Binibigyan ko lang po kayo ng mga senaryo. Kayo na po bahala mag-react dito, di po ba? Pwede naman po na ganito, well, tumagal eh, di po ba? Pwede sanang mga 6 minutes lang, hindi, 20 minutes may get, di po ba? At syempre, malaking sampal po ito sa GMA Kapuso dahil tape artist nila si Mengay, pero hindi nila nagawang interviewin, hindi nila nagawang mag-reveal sa kanila. Samantalang si Ogie Diaz na host lang ng bagong niyang endorsement, eh ganun ang nangyari, di po ba? Kung titignan mo, wala naman pong pinagsamahan, ha? Real, ito totoo lang po, ha? Wala naman pong pinagsamahang matagal si Ogie Diaz at si Main Folkerson. Kung matatandaan nyo, ha, ang alaga po niya eh si Liz Quinn. O kumbaga yung love team na pinabagsak ng love team ng Aldab, nawala ng mga endorsement, nawala ng mga TV commercial dahil po sa Aldab. Totoo to, mga kaaldab, walang halong biro po ito, walang halong panlilinlang. Marami po talagang mga manager o handler ang nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa Aldab Nation. Totoo po ito, mga kaaldab, dahil base rin po ito sa mga naging reaksyon po nila noong mga panahon na ini-interview po sila na ano nangyari, bakit nagkaganyan, di po ba, bakit biglang na bumagsak yung isang artista, bakit tuluyan na nga siyang nawala, gayong sobra niyang kasikatan, di po ba? Well, real talk to, mga kaaldab. Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat.
dahil kailangan ko konting paliwanag. Kumbaga, alam nyo naman po na masyadong mababait yung mga dumadalaw minsan sa atin. Hinahanapan tayo ng eksaktong sagot doon po sa mga katanungan nila. Tapos ngayon, magugulat tayo biglang nagkaroon ng mga ganito. Ito po yung nakakatawa, di po ba? Pagkatapos niyang interviewin si Mengay, ang ginawa naman po niya, nagbatikos sa mga politiko. Tapos sabay upload po doon sa talent niya na nawawala na po daw sa sarili, nawawala na nga po raw sa mga... Mahirap pong magsalita, mahirap pong magkomento. Pero halatang ginamit niya yung kasikatan ni Main Polkerson para sa kanyang channel. Pagkatapos, ilalagay niya yung mga artista na wala ng karir na alaga niya. Para nga po mabigyan, para nga po bumango. Yun po yung ginagawa niya. Di po ba napakalinaw po, maliwanag pa po sa sikat ng buwan yung mga taktika na ginagawa po niya. Papabor nga naman po sa mga alaga niya. Ulitin ko sa mga hindi po nakakaalam, si Ogie Diaz po ay manager na mga artista, karamihan nga po ay nasa loob po ng ABS-CBN na wala na po ngayong project, nakatambay na lang, nagaantay na lang na mga tawag kung anong show po sila pwede, kung anong event po sila pupunta, yung tipong ganun na lang na ganignan, may ano ka, gig ka, iniimbitahan ka, yung tipong ganun na lang po na minsan talaga sa isang buwan, isang beses lang. Minsan nga po raw sa halos isang buwan, wala pong tawag. Kaya nga po daw puro abono itong si Ogie Diaz, at hindi naman lingid sa inyong kaalaman na nagkakaroon nga po ito ng issue na mga umuutang nga po sa kanyang talent niya na hindi na nababayaran dahil nag-iiba na ng landas. Di mo ba? Well, may kanya-kanya tayong pananaw at opinion. Kumbaga, baka may mag-react na. Huwag na natin pag-usapan yung mga talent ni Ogie Diaz, Mr. Destiny. Dito na tayo sa kay Mengay at kay Tisoy. Well, uulitin ko lang po ah. Itong mga lumalabas pong issue ngayon sa social media, bakit nga po ba nag-resign at saan nga po ba nakuha yung impormasyon na yan? Base po kasi ito mga ka-aldab sa mga komento po sa loob po ng APT na sinasabi nga pong wag nang pag-usapan ng aldab dahil nag-resign na nga po raw ang dalawa. Ito ay base po mismo sa mga kumakalat ngayon at talaga nagtitrending. Di naman lingid sa inyong kaalaman na kapag ka-aldab talaga yung pinag-uusapan, mabilis po siyang kumalat. Hindi mo na kailangan pang i-share, hindi mo na kailangan pang kumbaga itag sa mga kaibigan mo. Kumbaga magte-trending at magte-trending po siya. Ganyan po kasi kalakas ang Aldab Nation. Kaya nga po maraming galit, maraming masasabi natin na hindi po talaga gusto ang Aldab Nation o ang fandom ng Aldab kasi marami po itong pinabagsak eh. Di po, real talk to mga ka-Aldab. Kaya ako, kita nyo naman po, pili tayong dinadown, pili tayong binabatikos. Dahil sinasabi nga po nila, marami na nga po daw YouTuber na Aldab ang bumaliktad na. May mga magkakapatid pa nga po na sinasabi nilang true-blooded Aldab Nation sila, pero biglang bumaliktad. May mga update naman po yung iba na ang ganda sa una, sa bandang huli, iba na yung ina-update nila. Yun ang sinasabi natin na may mga bagay-bagay po na talagang panlilin lang ang ginagawa po sa Aldab Nation. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Mga Aldab, comment na lang po kayo.